ang panawagan na mag-prepare tayo kasi napipinto nga ang gera dahil sa foreign policy ng gobyerno natin yan. Okay, pakinggan natin sandali si Senator One Nasa. Word. Andiyan na, no? Diego, ha? Mobilize. Prepare. Since there are so many variables changing every day, and when you deal with a country with a 5,000-year risk, mobilize. Prepare. Ang gusto lang natin, isama naman ninyo sa plano kami. Mm-hmm. Or the population. National security, all our array of problems. Everybody's concerned. Yeah. Ito nga mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, si Senator Hunasan, ex-Senator Hunasan, in-interview siya ng 1PH at na-shock ako, medyo na yung kanyang suggestion. Nako. Related ito sa, di ba, may isang general na tumawag kay Fair Lady Marlica na pinasabi na ang napipinto na kailan nating maghanda. Ako naman kahapon, isa ring general, senior, mas nauna sa akin, kaibigan ko siya, sabi niya, Johnny, maghanda na tayo dahil napapalapit na ang So, ito, isang PMAer, class 71, classmate ni Senator Lacson. Sabi niya, let's prepare for war. So, talagang, patinding-patindi na ang panawagan na mag-prepare tayo kasi napipinto nga dahil sa foreign policy ng gobyerno natin yan. Okay, pakinggan natin sandali si Senator Ronasa. Could you tell us more about paramilitary group that you're trying to establish? Paano po ba ito makakatulong sa issue po natin sa West Philippines? One word, Angela, no? Diego, ha? Mobilize, prepare. Since there are so many variables changing every day, and when you deal with a country with a 5,000-year risk, mobilize, prepare. Anong ibig sabihin nun? The whole citizenry maghanda. Yun ang ibig sabihin ng mobilization. We are dealing with China with a 5,000-year history. Delikado. Ituloy natin, ha? Lakasan ko lang ang konti. Okay, you better be careful. Diba? What I'm trying to say is, since we have no control, yes, and we can't even manage these variables, important thing is to prepare. We are the author of the National Disaster Risk Reduction Management Law. If we can prepare for typhoons and earthquakes and natural calamities, you can shift gears and prepare to mobilize, no, our entire population. That's right. To address this issue. Minsan tinatanong ako, no? I can speak naman in... Opo. Colonel, former Colonel, former Senator, former Secretary, nasa... Does the Philippines have an army to confront a threat like what we are facing now? No, I said the Philippines does not have an army because the Philippines is an army. That's the point in mobilization. But we have to start with a plan. I'm sure government has a plan. The security sector has a plan. Ang gusto lang natin, isama naman ninyo sa plano kami. Or the population. National security, all our array of problems. Everybody's concerned. Yeah. Such a blessed and beautiful country. Cannot lose his country by default. That's right, exactly. That's right. I would also like to know, kasi of course, recently, yung messaging of this current administration on how to handle the West Philippine Sea, you had Executive Secretary Bersimin say this was an accident, and you had Secretary Dubo Teodoro sa DNP, mas aggressive siya on his stance. Parang meron disconnect po in terms of how they are behaving towards what is happening in the West Philippine Sea. What is your take on that? That's above my salary rate. Yeah. No, that's their call. Yeah. Important thing is we... Okay. So, claro, ah. Sabi niya, let's prepare for what? Ano ba itong napasok natin?
Doon lang ako nang mag-react yung tanong ng mga host. Yung messaging ng gobyerno ito, pabago-bago. Sabi ng chairman ng National Maritime Council, bagong create na council lang yan, ha? To address West Philippine Sea issue. After yung nangyari na banggaan, na saktan nating mga sundalo, napahiya na tayo, sabi pa na, aksidente lang daw, misunderstanding. Nako, ano ba yan? Binayot. Nabahag ang buntok. Tapos, ang Secretary of National Defense, iba naman sinasabi na deliberate. Nakaka-confuse. Mabuti, nagsalita na ang ating matapang na pangulo. Tapang, ha? Sabi niya, it's a deliberate. It's an illegal use of force. And we must do more than protest. Yun. Wala na daw. Tama na yung kapoprotest. We should do more than that. I don't know kung ano yung gagawin niya. So, baka itong gagawin niya sa susunod na resupply, baka lalong magpapainit ng tensyon. Yun na. Napapalapit na po talaga ang gera. Ayokong mag-sound alarmist. But then, it's better to prepare. May nagtatanong sa akin, anong gagawin? The best thing is to pray. But as we pray, we must prepare. Kasi sabi nga ni ex-senator Hunasan, we must not lose by default. Yung bang lulusubin na tayo, hindi wala naman lang tayong gagawin? No way. Nakakaya sa ating mga ninuno, lumaban sila. My father was a World War II veteran, lumaban sila sa Hapon. So, ngayon, if worst comes to worst, talagang lalaban tayo. Kaya lang, yun na nga, how? Yung mobilization. May nagtatanong na subscriber ko. Sabi niya, ROTC graduate daw siya sa college. So, it seems na paano siya ma-activate? Paano siya mapasama sa reservist para tumulong i-depensa ang ating bansa? Okay, ito po, hindi porke na ROTC graduate po kayo ay automatic na tatawagin kayo. Kasi nga, sad to say, yung roster ng mga ROTC graduates over the years, hindi masyadong maganda ang recording. Hindi kayo automatic. Dapat, kung ROTC graduate kayo, you have that willing heart to defend, to serve this country, magpunta po kayo sa nearby, sa bawat probinsya may tinatawag na Community Defense Center, yung Army Reserve Command. Doon, pupunta kayo doon, dalhin nyo lang yung diploma or ano yan. Ha? Kahit wala kang ang diploma, basta able-bodied ka, gusto mong tumulong sa pagdepensa sa ating bansa, pwede. Mag-apply ka doon as reservist at i-train ka nila, then maging reservist ka. Pag reservist ka, yun, pwede ka nang immobilize. Yun na yung sinasabi ni Senator Hunasan na mobilize. Ako, after my retirement, I volunteered to join the Reserve Force. So, kasama ako sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Kung mag-ara at tatawagin ako as member of the Reserve Force, I am willing to report for duty. Kahit alam ko na napakahirap na ito, that's the call of duty. Nakakaya sa ating mga ninuno kung sila nagbuhis buhay dugo nung panahon ng World War II, tayo ngayon makikigirahin tayo, dapat lumaban. Wala tayong magawa. Yun ang ginusto ng ating administrasyon. Yun ang foreign policy nila na palaban. Di lumaban. Total ako, matanda naman. Kagaya yung tumawag sa akin na general.
Wala nang problema sa akin dyan eh. Matanda na ako. Lalaban ako. Sabi niya, ako rin sir, lalaban ako. Problema ating mga pamilya. Aking mga apo, anong kahinatnan nila? Kawawa ang aking mga apo, mga anak. But anyway, let's pray na sana hindi mangyari. Let's pray itong administrasyon nito na super tapang. At diskarte lang yan eh. Ulitin ko. Panahon ni PRRD, wala namang nawalang teritoryo sa atin. Diba? We did not lose a square inch of territory. Kailangan diskarte niya, foreign policy niya. Ayos, walang masyadong gulo. Kagaya ng ating mga neighboring countries. Vietnam, may sigalot sa South China Sea. Indonesia, Malaysia, Brunei, iba pa. May sigalot. Kailang walang napipintong gera because of their foreign policy. Ang problema natin ngayon, ang foreign policy ng ating Pangulo na masyadong dumikit sa US. Eh, binutuhan natin siyang Pangulo. Eh, di, let's mag-agwanta, kung makipag-gera dahil sa foreign policy ng isang Pangulong matapang. Ako, I am willing sa call of duty, lalaban sa mga China, kahit superpower, bahala na. Basta huwag tayong, basta-basta, lose by default. Sabi ni Senator Ronasan, we must prepare for eventual war. I agree with Senator Ronasan.